Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Bitri, kapag tinsagot kita, mga masama lagot ka na, ang babangga magigiba, ang aksyon na agad sila. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, traffic enforcers sa Cubao, huli sa pangungutong. Sa harap pa mismo ng ilang pulis na wala namang pakialam sa kalokohang nagaganap sa buhol-buhol na traffic sa lugar. Hindi na paabutin sa bagong taon ang ambush ang problema nito. Humanda kayo! Dalawang guro, niyantok ang isang 13-anyos nilang estudyante sa Quezon Province. Sabay na pasugod dito sa aming studio ang tiyahin ng kawawang bata. Ang mga teacher, pipitikin din natin live! Uso ang mga namamasko sa bahay-bahay, kaya uso rin ang panloloko ng ilang durobo. Mag-ingat sa grupo na magnanakaw ng estilo ay nag-aalok lang ng jumbo hotdog para nagmamanman sila sa parmasalisihan. Ibubulga namin ang kanilang sindikato! Magandang hapon mga kapatid, mag-rally man sila kahit sa Korte Suprema, walang pipigil sa impeachment ng programa. Ang kakampi ay ang mga inabuso at inape. Ihahambalos namin ang plaka ng anumalya sa mukha ng mga kriminal manutiwaling taong gobyerno. Kaya mga tool, sabahin lang kayo sa oras na ganito, huwag kakalat-kalat sa daan. Kahit saan pa ang paligid nyo, masaksihan ang bakbakan na... Mga tiwali at pabaya, walang kawala, panalagutin, ambush! Naubusan na ba kayo ng pasensya sa sobrang traffic? May dapat pagbuntunan kung nagagawi kayo riyan sa Cubao. Panoorin kung sinong inutil na traffic enforcer na aming na-ambush. Buhol-buhol na traffic, yan ang hinaing ng mga motoristang dumaraan sa crossing na Aurora Boulevard at EDSA sa Cubao. Mga traffic enforcer na nandun, tumatanggap ng lagay sa mga jeepney driver, mga konduktor. Sila sa nagpapadali ng trapiko doon. Sobrang gulong. Nagkalat naman daw mga pulis at traffic enforcer sa lugar. Pero yung traffic, lintik pa rin sa kapal. Kasi naman pala itong si Bossing, ayun, busy, hindi para ayusin ang traffic, kundi sa pangongolekta ng 5 piso. Hindi lang isa, dalawa, aba, pumangat ko pa sa pangongolekta. Ang mga mokong na ito ay traffic enforcer ng Department of Public Order and Safety o DPOS ng Quezon City. Hindi nga nakapagtatakang lamunin ng trapiko ang mga motorista dyan. Ang mga Lesbo at MMDA enforcer, walang pake sa pangungutong nila. Bakit kaya? Ang mobile ng Police Station 7 naging dekorasyon na lang sa gilid ng EDSA. At sina Boss Chief, busy sa huntahan sa isang butika sa di kalayuan. Sinadya ng T3 ang hepe ng DPOS na si General Elmo Santiago upang ipakita ang very enterprising na tauhan niya sa EDSA. Mismong siya, nadismaya sa nakita. Identified ang kotongero na si Crisanto Lazatin. For the meantime, si Lazatin pwede ko naman tanggalin na ron. Ilalagay muna natin dito sa opisina ko para madali siyang imbestigahan. Definitely, kung talaga mang may mali o inappropriate siyang ginawa, kailangan mag-dusa siya. Mali yung ginawa niya. Nasa linya po ng aming telepono si Ginoong Elmo Santiago, ang hepe ng Department of Public Order and Safety o DPOS ng Quezon City. Magandang hapon po, General Santiago, sir. Hi, Harry. Magandang hapon sa inyo. Sir, napanood ho ninyo ang video. Kaya maging kayo ho ay nagulat sa nakita ho ninyo. Kaya ano na ho ang magiging action po natin, sir? Kaya, Erwin, na iniwan nga nila ENSA sa atin yung footage na. So, immediately, nung tanggap natin ang video, tinanggal ko na kagad sa Cubao si Lazatin at nilagay ko sa opisina ko. Tapos, na-identify na natin yung isa sa mga chip na allegedly hinihingan. Iniimbita na rin natin para i-validate lang. At tingin ko, talagang inappropriate naman yung ginawa ng tao.
Gusto ko lang bigyan ng due process at magre-report ako sa inyo anytime. Kung meron na result ng investigation natin, inalis ko na siya rin sa kalye. Nandito lang siya sa opisina ngayon. Maraming salamat naman po, General San Diego, sir, sa agarang aksyon. Kasi yung mga ganitong problema, kaya ho siguro yung mga jeepney driver natin, ngawa na ngawa at humihingi ng mga dagdag pasahe dahil kasama sa kanilang gastusin yan, yung mga lagay-lagay. Kaya Erwin, hindi natin kailangan yung mga ganyan tao sa kalye. Alright, maraming salamat po, General San Diego, sir. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat. Sa pagbabalik ng T3, reklamo ng isang biyahin labing sa dalawang teacher na namalo raw sa likod at hita ng kanyang pamangkin, a-action na natin live. Sa modus, racket ng isang dorobong nagpapanggap na nagbebenta kuno ng hotdog. Napakay niya ititiktika ng bahay ng kanyang gustong nakawan, ang kanyang estilo. Bistado ng T3, alamin. Masipag sa ball boy sa isang sports club, bibigyan natin ng maaga pamasko sa Sagot Kita, kapatid.